Good day, guys! Welcome to my mini vlog number 50! Pagkatapos nga pala namin mamasyal sa Odong Do, dumiretso na kami dito sa aming pension house. Tatlong room nga pala yung kinuha namin. Dahil tatlong family kami na nandito. Yung room nga namin ay yung nasa pinakababa, which is malapit sa pool. Kaso hindi namin magamit yung swimming pool dahil nakalimutan nung nag-a-arubite na pag-anahin yung heating system ng pool. Sa taas naman namin yung room na aming evangelist at sa pinakataas ay yung room naman ng aming head pastor. Sayang nga lang at hindi kami makapag-swimming. So tara, pasok naman tayo sa loob ng aming pension house. Itutur ko kayo. Let's go! Maliit nga lang pala yung bawat room. Ang nakakatuwa lang is parang Philippine style siya. Nung pagkakita nga namin dito sa room namin, ay talaga nagbalik ang alaala namin. Noon nangungupahan pa kami mag-asawa sa Pilipinas. Pagpasok mo nga pala, matatanaw mo agad yung sala, yung kitchen, tsaka yung hagdanan papunta sa pinaka-tulugan. Napakalinis at maliwalas ang kwarto. Malinis din at mabango. Ito nga't sinilip ko na rin yung CR. Saktong-sakto lang yung laki niya. Hindi na nga pala kami nagdala ng shampoo, body wash, at conditioner kasi meron na siya dito. Kasama na siya dun sa binayaran namin. After ko naman ma-check itong CR, chinek ko naman isa-isa yung mga gamit dito sa labas na pwede namin magamit o mahiram. Sinilip ko na nga pala itong ref. Hindi ko pa nga pala na ilalagay dito yung mga food na ilalagay namin. After naman nun, sinilip ko naman yung mga cabinet sa ilalim ng lababo. Mainim na rin na alam ko kung saan sila nakalagay. Ayan pa nga't hindi ko alam kung paano buksan. Wala kasi yan sa bundok. Kaya medyo nahirapan ako. Ayan nga't nasa ilalim yung mga kawali, kaldero, at maliliit na planggana. Ito naman sa kabila, makikita mo yung kanilang oven. Tsaka yung mga sandok, kutsara, tinidor, kutsilyo, etc. Pwede nga pala magluto rito. At ito naman sa nakahiwalay na cabinet, chinek ko na rin isa-isa. So meron nga rito ang tuwalya, may tissue, tsaka yung blower. Dito nga rin pala nakalagay yung mga baso, pinggan, mga mangkok, etc. Nasa ibabaw na may rice cooker at yung initan ng tubig. Sunod naman natin silipin yung higaan sa taas. Medyo nakakatakot na yung hagdanan. Matarik kasi. Pero carry naman ng powers. Ito nga pala yung itsura niya. Talagang higaan lang yung nandiyan dyan. Malawak din siya. Yun nga lang, mababa yung kisame. Una na nga palang nasilip yung asawa ko. Kaya kung mapapansin nyo, medyo lukot na yung kumot. No. Habang nasa taas nga ako, sinisilip ko naman yung aking mag-ama. Ito nga si Haji, busy sa pananood ng TV. Pagbata talaga, TV's life. At dahil medyo napagod nga ako sa paglalakad namin at paggagala, naisipan kong magpahinga saglit. Kaya tara, samahan niyo muna ako mag-unat-unat at mag-relax. Nung nakapag-unat-unat na nga ako, ay bumaba naman ako para makasama ko naman yung aking mag-ama. Actually, nag-aantay na lang kami ng mga oras na yan na tawagin kami dahil kakain kami sa labas. Habang nag-aantay nga kami, nagpahinga muna kami saglit. Ito nga ito nakatulog konti ang asawa ko. Habang pinaglalaroan naman ng anak ko, isalamin ng kanyang apa. Pero maya-maya lang ay may tumawag na sa amin, kaya nag-ready na kami para lumabas. Sarangyo. Kitain mo. After nga pala namin kumain sa labas at maglakad-lakad konti, dumiretso naman kami sa kwarto ng aming evangelist. Nagkaroon kami ng konting bonding. Naglaro kami ng games, which is magkakatim lahat ng lalaki at ng babae. Masaya lang kahit na medyo palagi kaming talo. Sinaluatan nila lahat ng swerte kaya lagi silang win. After nga ng simple bonding namin, ay dumiretso na rin kami sa aming mga kanya-kanyang kwarto at nagpahinga. Dahil hindi kami makapag-swimming, sinulit na lang namin yung pagpapahinga at pagtulog. Nakaready na nga rin pala yung almusan namin para kinabukasan. Nililinisan ko na nga rin pala yung si Haji para makatulog na kami. Tungkat pagkagising ko ng umaga, naisipan ko mag-video. Habang natutulog pa si Haji,
Medyo nanibago nga siya. Kaya nung madaling araw ay nagising siya at umiyak. Kaya medyo puyat kami ng asawa ko. 9:30 na nga pala kami nagising. And then nag-prepared na kami para umalis. Bye-bye. Naayos na nga namin lahat. Bye-bye. Mga 11 ay lumabas na rin kami. Double check na nga rin pala namin lahat. Baka may nakalimutan pa. Pauwi na po kami. Charos. Tui. Udi. Kasi ah. Ito nga pala itsura sa harap. Nandito na nga rin pala sa labas lahat ng mga kasama namin. At ready na para sa aming next destination. Nag-uusap-usap na nga sila para sa next na plano. So dito nga pala sa bandang baba, dyan yung aming pinaka kwarto. Nandyan din yung pool. Habang busy nga mga matatanda sa pagpaplano, busy din yung mga bata sa kanilang mga laruan o balloons. Maya-maya nga, sumakay na rin kami sa sasakyan. Pero dahil Valentine's Day ngayon, nabigyan kami ng tsokolate ng aming head pastor. Happy Valentine's Day! Habang nasasakyan nga kami, kinakain na rin namin yung mga tsokolate namin. Dun sa aming next destination, kami magla-lunch. Getra, samaan nyo kami sa aming next journey! Kaya hanggang dito na lang. Thanks for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!